Pag-aralan natin ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral kaninang umaga patungkol sa kaligtasan na ating tinaglay mula sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ay ang sabi diyan ay for by grace are ye saved through faith. Ano nga pong ibig sabihin ng grace? Kanina, pinaliwanag natin, batay dyan sa talata na yan, pag sinabing grace, it is a gift. Ano po? Ang gift, hindi natin pinagtatrabahuan. Ang gift ay ating tinatanggap. So sabi ng Bible, ang kaligtasan ay mula sa Diyos na ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi nagmumula sa ating mga sarili. Sabi ng Bible, it is the gift of God. Kanya kung meron mang talagang nanasain ang sino mang tao na mula sa Panginoon, eh walang iba kundi ang regalo ng kaligtasan. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, sa I think it's Mark chapter 8 and verse 36. Sige nga, tingnan natin. Mark chapter 8 and verse 36, if my memory serves me right. Mark chapter 8 and verse 36. Ano sabi diyan? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and what? Lose his own soul. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ano ang ipapakinabang ng sino mang tao? Siya man ang maging pinakamayaman. Gusto niyo ba na ikaw maging pinakamayaman sa buong mundo? Abay, siyempre, gusto natin. Ano? Pero kung ikaw ang pinakamayaman, pero hindi ka naman ligtas, ano sabi ng Bible? E kalugihan. Ano? Sapagkat ang sabi ng Bible, what does a man gain if he owns the whole world, but what? Lose his own soul. Kanya kung meron tayong pinakamahalaga na dapat i-treasure sa ating buhay, ay yung ating kaluluwa. Kanya nga ang sinasabi natin, ang tao po is a tripartite being. No? Kasi sabi ng Panginoon, nung lalangin niya ang tao, eh lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So, ibig sabihin, kung paanong ang Diyos is a tripartite being, eh ganun din ang tao. It's a he is a tripartite being. Pag sinabing tripartite, tatlo. Ano? Yung nakikita niyo sa akin o sa sino mang tao, eh isang kabuuan. Pero ang isang tao, binubuo ng tatlong bagay. Una, yung ating katawan, yung ating kaluluwa, at yung ating espiritu. I think it's in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. Tingnan natin. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. Ayan, ano sabi ng Bible? The very God of peace sanctify you wholly. Okay? Tayo ay pinagpaging banal ng Diyos sa ating kabuuan. Ano? Bagamat iisa ang nakikita natin, tayo ay binubuo ng tatlong sangkap. Kung paanong ang Diyos ay merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, iisang Diyos pero may tatlong persona, eh ganun din tayo. Ang nakikita natin, iisang kabuuan, pero binubuo tayo ng ano? Sabi ng Bible, spirit and soul and body. So, spirit, soul, and body. Sanctify you wholly, yung kabuuan na yan, tatlong sama-sama na yan, be preserved, blameless, spirit, soul, and body, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Na anong pagkakaiba ng tatlo na yan? Ang spirit is the God consciousness of man. Kanina, sabi ko sa inyo,
nung si Adan at si Eva ay magkasala, ay sila ay namatay physical at namatay spiritual. Ano? So makikita natin, yung espiritu ng tao na mayroong pagkakilala sa Diyos, eh ang sabi ng Bible, nung magkasala ang tao, ay napahiwalay sa Diyos. Ano po? So sabi ng Bible, spirit, soul, and body. So tayo, nung magkasala, ay hiwalay sa Panginoon. By the way, ang kamatayan, pagka pina-define natin sa Bible, ang kamatayan ay separation. Okay? So, babalik tayo dyan, ha? Romans 6:23. Tingnan ninyo ang sabi ng Bible. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hindi pala yan ang gusto kong makita. Yung Romans 3:23. Romans 3:23. Ano sabi ng Bible? Romans chapter 3 and verse 23. For all have sinned and what? Come short of the glory of God. Nung magkasala si Eva tsaka si Adan, sabi ng Bible, sila ay napahiwalay sa Diyos. Kanya sabi ng Bible, for all have sinned and what? Come short. Hindi nakaabot sa Panginoon. Narito ang Diyos, narito ang tao. Ang taong makasalanan. Ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan. Kailanman, ang Diyos na banal at ang taong makasalanan, hindi pwedeng magsama. Kanya sabi ng Bible, tayo ay hiwalay sa Diyos. Kanina, yung mga bata, nag-aagawan sa pagkuha ng walis, ano? Sapagkat gusto nilang tumulong sa paglilinis. Pagkahawak mo walis, anong ginagawa mo? Inihiwalay mo yung dumi mula sa kalinisan. Bakit? Sapagkat kailanman, hindi pwedeng magsama ang marumi at ang malinis. Gagamit ka ba ng maruming baso para lagyan ng malinis na tubig? Aba, hindi. Kasi pag marumi yung baso, nilagyan mo ng malinis na tubig, pati yung malinis na tubig, naging marumi na rin. Ano? Kinakailangan, gagamit ka ng malinis na baso para lagyan ng malinis na tubig. Kailanman, ang kabanalan ng Diyos at ang kasalanan ng tao, hindi pwedeng magsama. Yan po ang sabi niyan. So sabi ng Bible, yung ating espiritu nung tayo ay magkasala, hiwalay sa Diyos. Sapagkat ang ating espiritu, the God consciousness of man. Kanya nga, kahit na mga taong sabihin natin mga aborigines, ano, yung mga taong nakatira sa bundok, yung mga taong mga noong unang panahon, ano, pag nakakita ng malaking puno, anong ginagawa? Sinasamba. Ano? Pagka full moon, iba yung dating. Ano? Akala mo parang merong ibang mangyayari kapag nakakita ka ng buwan na malaking-malaki buong-buo. Ano? Bakit? Kasi likas sa tao na tayo ay ano, naniniwala na merong Diyos. Because we are a spiritual being. Alright? Now, balik tayo dun sa 1 Thessalonians 5:23. Ano sabi doon? Spirit and soul. Ano naman ang soul? Ang soul is the self-consciousness of man. Alright? Now, yung spirit, yun yung talagang merong, ano, merong awareness ng Diyos. Ano? Kanya tayo naniniwala na meron Diyos sapagkat tayo ay spiritual being. Yung soul naman natin, ito talaga kung sino tayo. Kung sino si Pastor Joey, hindi yung laman na nakikita nyo, kundi yung soul na nakatira dito sa laman. Yung soul, eh ito'y hindi namamatay. Okay? Kanya, ang katanungan natin, pagka yung tao daw ay namatay, pag siya namatay, saan patutungo ang kanyang kaluluwa? Bago tayo dumako doon,
Ang pangatlong bahagi natin ay yung katawan, itong katawan. Ang katawan is the world consciousness of man. Spirit is what? God consciousness. Soul is the self consciousness of man. And body is the world consciousness of man. Alam, ano kaya mangyayari kung ako'y walang katawan? Invisible. Ano? Kasi yung kaluluwa, hindi naman nakikita yon. Yung kaluluwa, tumira sa katawan. Kanya nga yung katawan natin, pag umalis na yung kaluluwa, nabubulok. Bakit? Parang bahay. Bahay na hindi tinitirhan, pagka nawala na yung tumitira, ano nangyayari? Nagsisimula ng mabulok. Kanya, ano mang gamit, dapat parating ginagamit. Ano? Kasi paggamit na hindi masisira. Alright? Tingnan nyo sa John chapter 14. John chapter 14. Look at verse 10. Job. Job chapter 14 and verse 10. O, tingnan ninyo. Bible ang nagsasabi niya na, but man dieth. Meron bang taong hindi mamamatay? Wala po. Pag ikaw ay tao, ikaw ay ipinanganak para mamatay. Ano? Kasi kakakambal na ng ating kapanganakan, ng ating kamatayan. So, ang tao daw, mamamatay and wasted away. Ibig sabihin ng away, lilisan. Ano? Siya'y maglalaho. Pag ang tao daw ay namatay, siya ay maglalaho. Ye man giveth up the ghost. Ang question, where is he? Sa Old Testament, yung soul at saka spirit, magkaisa lang yon. Ano? Kanya pagka nakakita kayo sa Old Testament ng soul at saka spirit o ghost at saka spirit, tumutukoy yon pareha sa spirit and soul dun sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. Sapagkat sa New Testament lang naman nahayag yung tripartite being. Another thing, ano? Nung sa Old Testament, sila ay monotheism. Monotheistic. Nagsumasamba lang sila sa iisang Diyos. Ibig sabihin, wala silang pagkaalam noon sa alam natin ngayon tungkol sa Trinity. Na merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Na-reveal lang yung mystery na yan ng Trinity sa New Testament. Pero sa Old Testament, mono. Pag sinabing mono, isa lang. Naunawaan niyo mga kapatid. Alright. So, ang sabi ng Bible, ang tao mamamatay at siya ay maglalaho, man giveth up the ghost, hihiwalay ang kaluluwa mula sa katawan, ang tanong, siya ay pasasaan? Kanya nga pagka merong lamay, nakikita natin yung labi. Pag sinabing labi, tira. Okay? Pag sinabing tira, yan na lang ang naiwan. Yung talagang kung sino yon, wala na doon. Ang tanong, nasaan siya? Kanya nga, bago tayo mamatay, dapat malaman natin kung saan patutungo ang ating kaluluwa. Kasi tiyak na mangyayari ito. Una, tiyak na ang tao mamamatay. Tiyak na ang tao pag namatay, maglalaho ang kanyang kaluluwa kasi hihiwalay mula sa katawan. Ang tanong, pasasaan ang kanyang kaluluwa? O tingnan ninyo, sa last verse ng chapter 14. Last verse ng chapter 14 ng Job. Ano sabi diyan? But his flesh upon him. Oh, ito raw, yung katawan, yung body. Remember, spirit, soul, and body. So, yung body, his flesh, upon him shall have what? Pain. But his soul, nasaan? Within him
shall mourn. So, itong nasa labas, ito yung flesh, ito yung body, ito yung tirahan ng ating kaluluwa, pero sabi ng Bible, his soul within him shall mourn. Kanya nga, may mga pagkakataon na hindi mo naman sinasaktan, hindi mo naman sinasampal, pero masakit kang magsalita, nasasaktan sila. Ang sinasabi, sinaktan mo yung kalooban ko. Totoo naman yon. Hindi siya nasaktan physical, pero nasaktan yung kung sino talaga siya. His soul within him. Kanya ang tanong, pasasaan ang ating kaluluwa? Kanya mahalaga na matiyak natin ang ating kaligtasan. Sabi dun sa Romans chapter 6 and verse 23, binasa natin kanina. Ano sabi doon? For the wages of sin is what? Death. But what? The gift of God. Kanino galing yung gift? Sa Diyos. The gift of God is what? Eternal life. Kanina, sabi ko sa inyo, ang buhay na walang hanggan ay hindi natin makukuha pagdating natin sa langit. Ang buhay na walang hanggan nasa atin na ngayon pa lang. Nakamta natin nung tayo ay sumampalataya. Kanino? Kay Kristo na Panginoon natin. Ang kabayaran daw ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Paano mo nalaman na ikaw ay makasalanan? Una, sabi ng Biblia. Pangalawa, alam natin na talagang totoo ang kasalanan sapagkat nararanasan natin. Nagagawa natin. Di po ba? So, alam natin na totoo ang kasalanan sapagkat ang tao namamatay. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay physical, spiritual, at ang sinasabi nga yung tinatawag na eternal death. Ano po? Pero sabi ng Bible, kung paanong totoo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ganun din totoo na ang regalo ng Diyos ay ano? Buhay na walang hanggan. Ang tanong na lang, nasa iyo ba yon? Hindi mapapasa iyon dahil sa baptist ka. Hindi mapapasa iyon dahil meron kang relihiyon. Hindi mapapasa iyo yung regalo na yun ng Diyos dahil sa inaakala mong mabuti ka. Wala nga mabuti, lahat makasalanan, sabi ng Bible. Pero paano natin nakamtan yon? Sapagkat yon ay regalo ng Diyos na napasa atin nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Bakit natin siya tinanggap? Sapagkat alam natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit ba siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Para sa ating kasalanan. Anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Siya ay nabayubay doon at ang sabi ng Bible, nabuhos ang kanyang banal na dugo. Hindi ba't nabasa natin kanina sa Hebrews chapter 9, nung hindi pa namamatay ang Panginoon Jesucristo, ang mga pare at yung high priest ay nag-o-offer ng blood sacrifice para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero nung si Kristo ay naparito, yung ginagampanan nilang paulit-ulit noon, ginampanan ni Kristo minsan lang para sa lahat, para sa ating kaligtasan, magpakailan-kailan pa man. Naunawaan niyo mga kapatid. So sabi ng Bible, biyaya yun ng Panginoon. Regalo yun ng Panginoon. Now, at hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi tayo pinatawad ng Panginoon. Look at Ephesians chapter 1 and verse 7. Ephesians chapter 1 and verse 7. Ang issue, kasalanan. Ano ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan. Kanya kinakailangan ma-address ang ating kasalanan. Ano sabi sa Ephesians 1:7? In whom? Sino yung whom na tinutukoy dyan ng Bible? Si Kristo. Kay Kristo, ang sabi ng Bible, we have, what's the word? Redemption. Pag sinabing redemption,
kaligtasan. We have redemption through His what? Blood. Through His blood. O hindi tayo humihiwalay sa pinag-aralan natin kanina, Hebrews chapter 9. Sa Old Testament, yung shadow of the things to come, kinakailangan nila mag-offer ng blood para sa kapatawaran ng kaligtasan nila. Pero tayo ngayon, ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo na ibinuhos niya sa bundok ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng redemption. Yung redemption is when the Lord delivered us from the penalty of sin. What is the penalty of sin? Death. Sabi ng Bible, we have redemption through His blood. O pakiguhitan niyo to. The what? The what? The forgiveness of sins. Alam niyo ba na walang makakapasok sa langit nang may kasalanan? Ang langit ay lugar ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Kanya sa langit, walang kasalanan. Kasi kung may kasalanan ang makakapasok sa langit, hindi na langit yun. At ang Diyos, hindi na Diyos kasi napasok siya ng kasalanan. Kanya, para tayo makarating ng langit at para tayo magkamit ng kaligtasan, kinakailangan mapatawad ang lahat ng ating kasalanan. Sabi ng Bible, the forgiveness of sins. Sa paanong paraan? According to the riches of His grace. Alam niyo ba mga kapatid, makinig po kayo. Okay? So, kontrolin natin ang mga bata na wala muna magsasalita. Lahat mga bata, nakatingin muna rito sa akin. Alright? Alam ba ninyo na positionally, kung ikaw ay ligtas, ang lahat ng iyong kasalanan, past, present, and future, pinatawad na ng Diyos? Kasi kung hindi niya patatawarin, hindi ka papasok ng langit. Kasi, walang kasalanan na makapapasok sa kalangitan. Unawaan niyo mga kapatid, kanya kinakailangan na ang lahat ng kasalanan natin mapatawad ng Diyos. Past, present, and future. Ang tanong, Pastor, hindi na ba ako magkakasala pag ako ay naligtas? Hindi. Kanya nga meron tayo sinasabing sanctification. Ano ba? Yung sanctification, nung maligtas ka, nanahan ng Holy Spirit sa atin, tayo ay naging templo ng banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng kakayanan para mapagtagumpayan ang kasalanan. Nung hindi pa tayo ligtas, alipin tayo ng kasalanan. Pag sinabing alipin, eh wala kang kayang gawin kundi yung pita ng laman. Pero ngayong ikaw ay ligtas na, nasa atin ang banal na Espiritu, ngayon, pag nagkakasala ka, napipigati ka. Pag ikaw ay tunay na ligtas at ikaw ay nakagawa ng kasalanan at hindi ka nababagabag, hindi ka nalulungkot, hindi ka sabihin natin mayroong pakiramdam na parabang sorrow for sin. Ano? Wala kang ganon, aba, malaking katanungan, tunay ka bang ligtas? Bakit? Ang isang ligtas, bagamat siya'y nagkakasala, hindi siya masayang nagkakasala. Diba? Kasi niya nga makikita natin, yung mga tao na hindi ligtas, nagpapayabangan pa yan eh. O pare, ilan ang kabit mo ngayon? Ano? Tatlo lang? Ako, pito. Ano? Diba? Nagpaparamihan pa? Proud pa sa kasalanan. Ano? Pero ang tunay na ligtas, hindi masaya pag siya nagkakasala. Napipighati siya. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya nga, habang hindi tayo nadideliver mula dito sa laman, araw-araw tayong nakikibaka. Bakit? Maraming pagkakataon na nagkakasala tayo sa isip. Wala ka pang ginagawa, sa isip lang. Sa puso. Sa pananalita. Hindi ka pa kumikilos, nagsalita ka lang ng mali. Ano? Kasalanan na.
gumawa ka pa, na isagawa mo pa. So maraming pagkakataon na nagkakasala tayo araw-araw habang tayo ay nasa laman. Ang ibig ba sabihin nun, sapagkat nagkakasala tayo, eh mawawala yung kaligtasan natin sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi nga, kasi pinatawad na lahat ng Diyos yun eh. Alright? Ang ibig niyo sabihin, Pastor, so pwede na akong magkasala ng magkasala sapagkat ako naman ay pinatawad na ng Diyos. Hanapin niyo nga yung talata na, shall we continue in sin so that grace may abound? Romans chapter 6 and verse 1 ata yun eh. Tama ba ako? Romans chapter 6 and verse 1. O, tama ba yun? O, sige nga, pakitignan nga natin. Kasi, kung sasabihin natin na pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin, di okay lang pala na mag-practice tayo ng kasalanan. Ano sabi sa Romans chapter 6 and verse 1? Tama ba yung verse ko, Sam? Ha? Oh, tama nga. Romans chapter 6 and verse 1. Ano sabi diyan? What shall we say then? Ano ang ating masasabi kung ganon ang sinabi ng Bible na lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na? Shall we continue in sin that grace may abound? Eh, total pala, pinatawad na ng Panginoon lahat ng aking kasalanan. Di magpatuloy na lang tayo sa paggawa ng kasalanan. Anong sagot? Look at verse 2. Anong sagot sabi ng verse 2? Romans chapter 6 and verse 2. God forbid. Hindi pwedeng magpatuloy tayo sa kasalanan. Bakit? How shall we that are dead to what? Sin, live any longer therein. Ang katotohanan niyan, mga kapatid, dati, nung hindi tayo ligtas, tayo ay alipin ng kasalanan. Makinig po kayo, ha? Pero ngayong tayo ay ligtas na, patay na dapat tayo sa kasalanan. Pag sinabing patay, may nagagawa pa ba yung patay? Nakakakilos pa ba yung patay? Kung ikaw ay patay na sa kasalanan dahil ikaw ay ligtas na, anong ibig sabihin nun? Mabubuhay ka pa ba sa kasalanan? Hindi na. Sabi ng Bible, we are dead to sin. How can we live any longer therein? Kanya nga yung sinasabi nating sanctification, ang tunay na ligtas, bagamat nagkakasala, eh hindi gumagawa ng kasalanan dahil masaya siya doon. Iba yung nadulas sa nadudulas o sa nagpapadulas. Ano? Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi tayo nagkakasala na sinasadya natin. In fact, kahit na nga magkasala tayo, bago natin magawa, di ba nag-iisip tayo, gagawin ba natin o hindi? Kanya lang natin napiling magkasala sapagkat nandito nga tayo. Yung espiritu na nananahan sa atin, hindi tayo nagpasakop doon. Kanya dalawa po ang sinasabi nating kasalanan laban sa banal na espiritu. Quenching and grieving the Holy Spirit. Oh, parehas nasa ano yan, nasa Book of Ephesians. Hanapin niyo yung salitang quenching the spirit, quench not and grieve not. Okay? So ano man ang una niyo makita, ipakita niyo sa akin sa Book of Ephesians. Grieve not or quench not. Oh, ano sabi diyan? Sige lang po, practice yan. Okay? So para at least alam na natin kung paanong gagawin natin sa susunod, kasi team tayo. Ayan, Ephesians chapter 4 and verse 30. Sabi diyan, kasalanang nagagawa natin laban sa banal na espiritu. Ano sabi diyan? And grieve not. Pag sinabing grieve,
huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu, whereby you are sealed unto the day of redemption. Di ba napag-aralan natin kanina yon na tayo ay may tatak ng banal na Espiritu sapagkat pag-aari tayo ng Diyos na babalikan niya tayo? Pag sinabing pighati, eh pag sinabi ng banal na Espiritu, huwag mong gawin kasi kasalanan yan. At ginawa mo, that is grieving the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng grieving? Sabi ng Diyos, huwag mong gawin dahil kasalanan, ginawa mo, it is grieving the Holy Spirit. And by the way, tayong mga mananampalataya, bagamat nagkakasala sa banal na Espiritu, ang dapat lang nating gawin ay humingi ng tawad every time na tayo ay nakagagawa ng kasalanan. At sikapin natin na paglabanan na yon upang wag nang maulit pa. By the way, bago tayo magkasala, alam naman natin yung mga nagtitrigger ng kasalanan natin. Parang magnet. Halimbawa, ito yung magnet. Ito yung bakal. Kailan dumidikit yung magnet sa bakal? Pag malapit. Pero pag malayo ang magnet sa bakal, hindi nagdidikit. Kanya, alam natin kung ano yung nakapagdadala sa atin sa kasalanan bago tayo magkasala. Kanya, anong dapat natin gawin? Abay, lumayo. Umiwas sa kasalanan. Alam natin ang weakness natin . Di ba? Kanya, bago pa tayo mahulog sa kasalanan, iwasan na natin. Maliwanag po ba? Meron nagsabi sa akin, Pastor, nagkasakit ako sa pag-inom. Ano? Kanya ngayon, hindi na ako nagiinom. Pero, pagka napapadaan ako sa barkada at sila'y nagiinuman, ako'y nakikiupo rin. Ano? Pero hindi ako umiinom. Maaring magandang pamantayan yun. Ano? Pero pag nandoon ka, mahihirapan kang umiwas kasi nandoon ka . Naunawaan niyo mga kapatid? Mas maganda na huwag ka nang makiupo doon. Ano sabi ng Bible? Tingnan natin muna Psalm 1. Psalm 1 verse 1. Ano sabi ng Bible? Blessed is the man that what? Walketh not. Hindi lumalakad in the counsel of the ungodly. Tayo bilang mananampalataya, ang nilalakaran natin ay yung nais ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya, dapat hindi ka lumalakad ayon sa payo ng mga hindi matuwid, ungodly. Nor what? Standeth in the seat of sinners. Standeth in the way of sinners. Nor seated where? In the seat of the scornful. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Tayo ay dapat humiwalay sa gawi ng sanlibutan. Huwag kang lumakad, huwag kang tatayo, at huwag kang makikiupo sa lugar ng mga hindi mananampalataya. Kanya kung tayo ay mananampalataya, may tamang kaibigan talaga tayo. Pipiliin natin yung tamang kaibigan. Kaibigan na magtuturo sa atin na maging lalong mapanalanginin, lalong mapagbasa ng Bible, lalong nag-aaral ng Biblia, at yung taong magtutulak sa atin para maging tapat sa Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid? Bakit? Kasi kung tunay tayong mananampalataya, hindi tayo dapat magpatuloy sa kasalanan. Ano naman yung quench not? Sa Ephesians din yun . Quench not. Grieve not. Ephesians 4:30. Meron pang isang kasalanan laban sa Espiritu. Quench not the Holy Spirit of God. Ano sabi doon? Ephesians. Ayan. 1 Thessalonians pala. I'm sorry. Mali na naman ako. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 19. Ano sabi diyan? Quench not the Spirit. Yung grieving the Holy Spirit, sabi niya,
kasalanan yan, huwag mong gawin. Tapos anong ginawa mo? Ginawa mo, napipighati siya nun. Okay? Yung quench not naman, ang sabi niya, ito ang tama, gawin mo, tapos hindi mo ginawa. Na-quench siya nun. Parang isang, ano, parang isang kandila na tinakluban mo. Pag tinakluban mo ang isang kandila, dahil walang oxygen, ano mangyayari? Mamamatay. So, quench not the Holy Spirit. Alam ba ninyo na bagamat makapangyarihan ang Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin, hindi siya makagagawa kung hindi tayo susunod. Kung hindi tayo magpapasakop. Kasi hindi niya tayo ginawang robot. Ang robot, i-program mo lang parang computer, eh kung ano yung pinrogram mo, yun ang gagawin niya. Pero ang tao, hindi robot. Ang tao, eh meron siyang kapasyahan na talagang ibinigay ng Diyos para yung kapasyahan na yon eh ipasakop natin sa Panginoon. Kanya nga ang blessing ay always through what? Obedience. Sabi ng Bible, kasalanan yan, sumunod ka, umiwas ka. Sabi ng Panginoon, ito ang dapat mong gawin, sumunod ka, gawin mo. Naunawaan niyo mga kapatid. So, ang Diyos, bagamat makapangyarihan at nananahan sa atin, eh makagagawa lamang siya sa pamagitan ng ating pagsunod. Ang kaligtasan, regalo ng Diyos. Pangalawa, ang kaligtasan, nangangahulugan na tayo ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Pangatlo, ang ibig sabihin ng ating kaligtasan ay ito ay magpakawalang hanggan. Kanya nga ang tawag ay ano? Eternal life. Pag eternal, gaano katagal ang eternal life? Walang hanggan. O tingnan ninyo, John chapter 14 and verse 16. John chapter 14 and verse 16. Ano ang sabi ng Panginoon sa Kristo? And I will pray who? The Father. Mananalangin daw siya para sa Diyos Ama. And He, the Father, shall give you another Comforter. Sino yon? The Holy Spirit. That He may abide with you for how long? Forever. Alam nyo itong talata na to? Tandaan nyo to. Yan ay nagpapahayag ng Trinity. I pray the Father. Sino yung nananalangin? Ang Panginoong Jesucristo. Kanino nananalangin? Sa God the Father. Na ipadala sino? Ang Holy Spirit, the Comforter. Okay? That He may abide with you forever. Kanya, sa Old Testament, monotheism. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nagtuturo siya ng hindi nila alam doon sa Old Testament. Anong hindi nila alam sa Old Testament? Na ang Diyos pala, Trinity. Hello? Dati, alam nila, isa lang. Talaga namang isa lang ang Diyos. Pero nagpakahayag siya sa tatlong persona. Ang Diyos Ama ang nagplano, ang banal na, ang Diyos Anak ang tumupad, ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin. Naunawaan niyo mga kapatid? Sabi ng Bible, ang banal na Espiritu mananahan sa atin magpakailan-kailan pa man. Forever. Kanya ang talagang patunay ng isang tao ay ligtas, eh meron siyang banal na Espiritu. O tingnan niyo yung susunod na talata, verse 17. Even the Spirit, capital letter S. Pag sinabing capital letter S, the Holy Spirit. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Hindi lahat pinapanahanan ng banal na Espiritu. Nananahan lang siya, kanino? Sa mga taong ligtas. At ang sabi ng Bible, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but
You, tinutukoy tayo, you know Him for what? He, the Holy Spirit, dwelleth with you. Hindi lang kasama natin with us, kundi shall be in you. Templo tayo ng Banal na Espiritu. Maliwanag po ba mga kapatid? Alright? So, ang kaligtasan ay forever. Kanya nga ang tawag dyan, eternal life. O tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 6, verse 19. 1 Corinthians chapter 6 and verse 19. What? Nagtatanong siya. Hindi ba ninyo alam? Know ye not that your body is what? The temple of whom? The Holy Ghost, which is in you. Okay? In us, which you have of God, and you are not your own. So sabi ng Bible, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng ano? Ng Banal na Espiritu. Kanina sabi natin, ang body natin ay tahanan ng ating kaluluwa. Kanya nga tayo, yung soul natin at saka yung Holy Spirit of God magkasama sa isang katawan. Magkasama sa isang katawan. Kanya, saan ka man magpunta, kasama mo ang Banal na Espiritu. Ano man ang ginagawa mo, kasama mo ang Banal na Espiritu. Kanya, magtanong ka, dahil kasama mo siya, ano, okay ba sa'yo na gawin natin to? Kasi kahit na hindi mo, ano, kasama mo siya, yung gagawin mo, gagawin din niya. O, pupunta ka ba sa... Okay ba sa'yo? Napunta tayo sa beer house. O, di ba? Ay, hindi pa pwede yun. Unawaan niyo mga kapatid. Sapagkat, iisa ang pinapanahanan ngayon ng iyong kaluluwa at ng Banal na Espiritu. Alin? Yung ating katawan. Kanya, ingatan natin. Sabi ng Bible, which you have of God. Galing yan sa Diyos. And you are not your own. Dati, nung hindi pa nananahan ng Banal na Espiritu, abay, kahit anong gawin mo dyan, ikaw yan eh. Pero ngayon, meron ka ng co-tenant. Hello? So, dapat, eh kung ano yung gagawin mo, dapat may approval yung co-tenant mo. Sino yung co-tenant natin? The Holy Spirit of God. Bakit you are not your own? Tingnan nyo sa verse 20. Verse 20. 1 Corinthians 6:20. For you are bought with a price. Ang salita dyan, redemption. Redemption is when you buy back. Alright? Tayo ay niredeem ng Panginoon. We are bought with a price. Ano ang halagang pinambayad, pinambili sa atin ng Panginoon? Ang kanyang banal na dugo. Kailan ginampanan ng Panginoon Kristo? Nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. So, sabi ng Bible, you are not your own. You are bought with a price. Therefore, dahil hindi ka na sa iyong sarili, binili ka na ng Diyos, pag-aari ka na ng Diyos, sabi ng Bible, glorify God in your body. Glorify God where? In our body. Sapagkat ang Diyos nasa atin, nasa loob natin. Are you with me? Kanya, paano natin i-glorify ang Panginoon? Hindi dahil sa mga bagay na nasa labas, kung hindi dahil sa siya na nasa atin, ang magtuturo sa atin kung paano siya maluluwalhati sa ating buhay. Are you with me? Read your Bible always. Pray always. Sabi ng Bible, in your body and in your spirit, o pakiguhitan nyo ito sa inyong Bible,
which are God's. Yung katawan mo, hindi na sa'yo. Binili na ng Panginoon yan eh. Yung espiritu na nananahan sa'yo, galing sa Panginoon. Kanya, alam niyo mga kapatid, ang dapat masunod sa buhay natin, yung nais ng Panginoon. Pero sabi ko sa inyo kanina, hindi makapangyayari yon maliban na lang na hindi na tayo ay ano, sumunod at magpasakop sa Panginoon. Maliwanag po ba mga kapatid? Alright, 1 John chapter 5, verse 11. 1 John chapter 5 and verse 11. Ano sabi diyan? And this is the record. Ano raw yung nagbibigay ng record, ng evidence? The Bible. And this is the record. Magbasa lang kayo ng Bible. So then faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kanya kung gusto mong lumago sa pananampalataya, lalo kang magbasa ng Bible. Dagdagan mo ang panahon ng pagbabasa ng Bible. And this is the record that God hath given. Binigay. Ibig sabihin, tinataglay na natin. Given to us what? Eternal life. Gaano katagal ang eternal life? Walang hanggan. Kanya sabi ko sa inyo, yung buhay na walang hanggan, hindi nyo madadatnan doon sa langit. Nandito pa sa lupa, taglay na natin. Ibinigay na sa atin eh. Are you with me? Ibinigay na sa atin. Hath given to us eternal life. And this life is in His Son. Sabi doon sa verse 12, He that hath the Son hath life. He that hath not the Son of God hath not life. Paano ba natin tinataglay ang Panginoon Kristo? Nasa langit na ang Panginoon, pero siya ay nasa atin sa pamagitan ng ano? Ng banal na Espiritu. Kanya kung ikaw ay ligtas, ikaw ay nagtataglay ng banal na Espiritu. Sabi kanina, templo tayo ng banal na Espiritu. At dahil templo tayo ng banal na Espiritu, nasa atin ang Diyos. Are you with me? At ang sino man nagtataglay sa Diyos Anak, ay nagtataglay din ng buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na walang hanggan. Look at verse 13. These things have I written unto you, that what? Believe on the name of the Son of God. Kanino daw ito sinulat? Sa mga sumampalataya o hindi sumampalataya? Sa mga sumampalataya. So tayo ay sumampalataya, sabi ng Bible, ito ay isinulat para sa atin na mga sumampalataya, kanino? Sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, ano ang dahilan? That you may know, para malaman nyo, matiyak ninyo, that you have what? Gaano katagal ang buhay na wala hanggan? Dapat siguraduhin mo that you may know. Ito ang nagsasabi. Ang salita ng Diyos. That you have eternal life. And that you may what? Believe on the name of the Son of God. Kanya nga ang kaligtasan is by faith. If you believe. Kanya yung salitang believe at saka yung faith, kanina umaga ko pa sinasabi, ay magkasing hulugan, synonymous. At yon hindi gawa. Kasi nga, kung gawa yon eh sinabi na ng Bible na faith is not work. Sabi kanina, naunawaan natin mga kapatid. Alright. So, ano po ang makikita natin na ang kaligtasan? Ang kaligtasan, number one, is free. Number two, it is forever. Number three, it means forgiveness. Number four, it is freedom. Freedom from what? O sabi sa John chapter 8 verse 34. John chapter 8 and verse 34. Ano sabi diyan? Jesus answered them, verily,
Verily. Anong ibig sabihin nga ng verily? Truly. Okay? Truly, truly. Pagka inulit, ibig sabihin, binibigyan ng diin. Hindi pwedeng magkamali. Ito'y tunay. Ito'y totoong totoo. Verily, verily, I say unto you, sabi ng Bible, whosoever committed sin is what? The servant of sin. Verse 36. If the Son therefore shall make you free, you shall be what? Free indeed. Sabi ng Bible, ang tao na gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Pero ngayong ligtas na tayo, pinalaya na tayo ng Panginoon sa kasalanan. Are you with me? At kung sinabi ng Diyos na ikaw ay malaya na, meron ka ng kapangyarihan na gumawa ng bagay na makalulugod sa Panginoon. Kaya mo nang magtagumpay laban sa kasalanan. Kung papasakop ka sa banal na Espiritu, naunawaan natin mga kapatid, kasi ang pagtatagumpay natin nasa Panginoon. Look at 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Second Corinthians chapter 3 and verse 17. Sabi ng Bible, now the Lord is that Spirit. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa atin. And where the Spirit of the Lord is, there is nasa atin ang banal na Espiritu. Nananahan siya sa atin. At kung nasa atin ang banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng kalayaan mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kanya nga ang isang palatandaan na ang tao ay tunay na ligtas, hindi siya natutuwa pag siya nagkakasala. Are you with me? In fact, lagi siyang nakikipaglaban. Araw-araw, nakikibaka siya laban sa pita ng laman at saka sa nais ng banal na Espiritu. Kanya may sinasabi si Apostle Paul sa Romans chapter 7 na yung ayaw niyang gawin, ano yon? Kasalanan ay siya niyang nagagawa. At yung dapat niyang gawin na nais ng banal na Espiritu ay hindi niya magawa. Ano lang ang pinapatunayan niya doon? Na sa buhay natin bilang mananampalataya, may pakikibaka. Are you with me? Kung tunay kang ligtas, mararamdaman mo yan. Kanya nga, dapat nating nasain ang pagtatagumpay araw-araw. Are you with me? Ibig sabihin, bago ka pa mag-aasala, iwas na. At ang pagtatagumpay, magagampanan natin habang tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu. Look at verse 18. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. But we all, lahat daw tayo, with all open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from what? Glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Kanya tayo bilang mananampalataya, pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, nakikita natin yung kalooban ng Panginoon, at habang nakikita natin ang kalooban ng Panginoon, parang tumitingin tayo sa salamin. Nakikita natin yung mga kapintasan natin. Uy, medyo hindi pala tama yung wahi ng buhok. May nakatikwas pala. Aayusin natin. Kita nyo ba yung buhok ko na parang niluwa ng sawa? Nasa pumada kasi yan eh. Naubos yung dati kong ginagamit na gel. Ang ginagamit ko ngayon, tancho. Sino sa inyo nakakaalam ng tancho? Wala. Ako lang. Kasi yun ang gamit ng tatay ko noon eh. Kayong mga millennials, hindi nyo na alam yan. Talagang pumada talaga yon na napakalagkit. Na kapag ka pinahid mo, talagang kala mo,
nilulungkan ng sawa at pagkatapos niluwa ulit. Ano? Talagang ano yan? Shiny na shiny, ano? So sabi ng Bible, para tayong tumitingin sa salamin, nakikita natin yung kapintasan natin, inaayos natin, at tayo ay binabago, change into the same image. Hindi ka naman nababago habang nasa lamang ka. Hindi naman nung naligtas ka mula kay Joey Reyes, naging kamukha ka ni Richard Gomez. Hindi naman ganun yun. Ikaw pa rin yan eh. Pero sabi ng Bible, from glory to glory. Hindi physical, spiritual. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya, sa tingin ng Diyos, hindi sa tingin ng tao, as by the Spirit of the Lord. Number five, what is our salvation? It is free. It is forgiveness. It is forever. It is freedom. Number five, it is by faith. Yan ang tema natin sa buong araw na ito. It is by faith in Christ Jesus alone. John chapter 3 verse 35. John chapter 3 verse 35. Ano sabi ng Bible? The Father loveth the Son and hath given all things into His hand. O, pakiguhitan nyo sa inyong Bible. He that believeth on the Son hath what? Everlasting life. Verse 36. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. What's the key word sa dalawang verses? Believeth and believeth not. Dalawang uri lang ng tao ang nasa sanlibutan ito. Mananampalataya at hindi mananampalataya. He that believeth on the Son. Pag ikaw'y sumampalataya sa anak, ano ang meron ka? Buhay na walang hanggan. But he that believeth not, walang buhay na walang hanggan. Kundi ano sabi ng Bible? The wrath of God abideth on him. Kanya basically, dalawang uri ng tao. Sumampalataya at hindi sumampalataya. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Anong pinanampalatayanan natin sa Panginoong Jesucristo? Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na inalay niya ang kanyang buhay, nabuhos ang kanyang banal na dugo, na gaya na sabi ng Bible, siya'y mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Yun ang gospel na pinaniwalaan natin. Are you with me? So dahil naniwala tayo doon, sabi ng Bible, meron tayong buhay na walang hanggan. Pero yung hindi naniwala, ano ang nasa kanila? Puot ng Diyos. At ang puot ng Diyos, magdadala sa tao patungo sa lugar ng kapahamakan. Alright. Acts chapter 16, verse 30 to 31. Ito yung nakulong si Pablo at saka si Silas. Alright? Now, makikita natin na maraming nananalangin para sa kanila at ang Panginoon ay tumugon. Ano? Sila ay pinalaya ng Panginoon na buksan ang lahat ng mga pintuan ng, ano, ng jailhouse at nahintatakutan yung jailor kasi pag siya natakasan ng mga prisonero, eh siya ang mananagot. Kanya nung gabi na yon ay magpapakamatay na sana siya. Sabi ni Pablo at saka ni Silas, huwag mong gawa ng masama ang sarili mo. O ibig sabihin, huwag ka magpakamatay. Nandito kami. At nung makita jail guard na hindi tumakas yung kanyang mga binabantayan, si Paul at saka si Silas, eh
nagkaroon siya ng ano, ng pagkatakot at pagkakataong sumampalataya sa Diyos. Ang tanong niya kay Apostle Paul, "Sirs, what must I do to be saved?" Yan ang pinakamaganda at pinakamahalagang dapat itanong ng lahat ng mga tao. Ikaw ba ay ligtas na? Ang tanong, paano ka maliligtas? "Sir, what must I do to be saved?" Ano sagot sa kanya ni Apostle Paul? And they said, sabi ni Paul at saka ni Silas sa kanya, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, gayon din kung sasampalataya ang iyong buong sambayanan." Paano ang tao maliligtas? Sabi ng Bible, by faith. Believe on the Lord Jesus Christ. Kanya mga kapatid, mga kaibigan namin na nandito ngayon at nakikinig sa ating pong broadcast, tanungin mo ang iyong sarili, ikaw ba ay nakatitiyak ng kaligtasan? Kung hindi, ang tanong mo sa sarili mo, ano ang dapat kong gawin para ako maligtas? Alam niyo mga kapatid, hindi nga gawa ito eh. Hindi nga ito gawa na talaga bang para bang pag hindi mo ginawa, hindi ka maliligtas. Kasi ang kaligtasan, biyaya nga eh. Grace by grace through faith. Yung faith, hindi ito gawa. Pero ito yung requirement para ikaw ay maligtas. Are you with me? Ano yung sabi ng Bible? Believe on the Lord Jesus Christ. Hindi ikaw ang gaganap, si Kristo ang gumanap ng iyong kaligtasan. Kanya ang paniniwalaan natin, hindi lamang si Kristo, kundi kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin. Siya'y namatay para sa ating kasalanan, 1 Corinthians 15 verses 1 to 4, siya ay nalibing, at ang sabi ng Bible, siya ay nabuhay na magmuli. Every head be bowed and every eye be closed. Ngayon pong hapon, kung kayo ay narito, gusto kong magkaroon kayo ng personal na pagsisiyasat sa inyong sarili. Ang kamatayan ay darating sa bawat isa sa atin. At ang sabi ng Bible, ang ating kaluluwa ay hihiwalay mula sa ating katawan. Ang katanungan, ikaw ay pasasaan? Kaibigan, ikaw ba ay nakatitiyak na ng langit? Na kung sakaling ikaw ay mamamatay ngayon, ikaw ba ay nakatitiyak at may pag-asa ng buhay na walang hanggan? Huwag mong kakalimutan, ang kaligtasan ay regalo. Hindi mo ito pagpapagalan, ito ay iyong tatanggapin sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang kaligtasan ay magpakailan-kailan paman. Ang tawag natin dyan, buhay na walang hanggan. Hindi mo yan dadatnan doon sa langit, kundi kung sasampalataya ka ngayon, ipagkakaloob yan sa iyo ng Panginoon as a gift. At ang sabi ng Bible, para tayo maligtas, kinakailangan na tayo ay matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kanya nga, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya ang ating naging kahalili. Tayo ang dapat mamatay sapagkat tayo ang nagkasala. Pero ngayon, hindi na natin kinakailangan mamatay sapagkat si Kristo na ang gumanap noon para sa atin. Yung hindi natin kayang gawin, yung dapat nating pagbayaran, si Kristo ang gumanap noon para sa atin. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi lang pinatawad, tayo ay tinubos. Tayo ay pinatawad, pinalaya sa ating kasalanan. Dati tayong alipin ng kasalanan, pero ngayon,
pwede tayong panahanan ng banal na Espiritu kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayong hapon, kung hindi mo patiyak ang kaligtasan, naniniwala ka ba na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas? Naniniwala ka ba na kung hindi siya ibinigay ng Diyos Ama sa na maging katubusan ng kasalanan ng sanlibutan, walang sino man ang maliligtas? Pero sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya ay sumampalataya ay magkakamit ng buhay na wala hanggan at hindi na mapapahamak. Ang pananampalataya ay pagkilala kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Pagkilala na sa ginawa ni Kristo na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay natapos niya na. Sabi niya kanina, it is finished. Tinapos na ng Panginoon ang kaisa-isang plano ng Diyos para ang tao ay maligtas. Mapapa sa atin kung tayo ay sasampalataya. Ang katotohanan niyan, kaibigan, bago pa tayo ipinanganak, ang ating kaligtasan is already been dealt with. Meron na talagang solusyon. At ang solusyon sa ating kasalanan ay ang Panginoong Hesukristo na mapapa sa atin kung ating sasampalatayanan. Handa ka bang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo? Kung gayon, kilalanin mo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo. Maging habang buhay tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon sa ginawa niya para sa atin. At tayo ay magpatuloy na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang tayo iniligtas mula sa kabayaran ng kasalanan, tayo ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan para magtagumpay laban sa kasalanan. Habang tayo ay nasa laman pa, wala pa tayo sa langit, tayo ay dapat magpatuloy na nananaig laban sa kasalanan sa pita ng ating laman. Darating ang panahon, sabi ng Bible, the day until the day of redemption, na tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng bagong katawan na hindi na subject to sin, kung hindi ito po ay a glorified body. Pero until then, tayo po ay dapat na magpasakop sa Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Salamat po sapagkat ikaw lamang ang pwedeng magbigay ng kaukulang pananampalataya na makapagliligtas sa bawat isa. Matapos na maipahayag namin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Lord, I think I've done my best. The best I could do. Ito lamang ang pwede kong gawin. Ang banggitin, ipangaral ang iyong salita. Pero Panginoon, ikaw ang tunay na nagliligtas. Ikaw lamang ang makapagbibigay ng pananampalataya sa mga kayang umunawa at handang sumampalataya. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kapangyarihan sa bawat mananampalataya na magtagumpay laban sa pita ng laman. Gaya na sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa amin, ay kami ay makakapamuhay ng nakapagbibigay kaluwalhatian sa iyo, whether sa buhay na ito o sa kamatayan man. Sapagkat for us to be to live in the flesh is gain. And ang
kunin mo ay isang kapakinabangan din. To be absent from the body is to be present with the Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And all